greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Hello, teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw mga ka-ETUlay! Ako ang inyong Tutor Madge. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na ETUlay Summer Camp? Tara na at umpisahan na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, bago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan nilalayo sa iyo, ETUlay sa makabagong panahon, ETUlay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media. Paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuing maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto, ETUlay edukasyon itatawid sa iyo, ETUlay paaralan din
lalayo sa'yo. ETUlay sa makabagong panahon. ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. ETUlay edukasyon itatawid sa'yo. ETUlay paaralan di lalayo sa'yo. ETUlay sa makabagong panahon. ETUlay para sa kabataang Pilipino. ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. ETUlay, ETUlay sa kabataang Pilipino. Good morning po. Good morning po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa DepEd ETUlay Summer Camp 2021. So ngayon pong araw na ito, tayo po ay dadako para sa physical education, particularly sports. So i-introduce ko sa inyo ang iba't ibang physical activities at sports na makakatulong upang kayo ay makapagkamtan o makamtan ninyo ang tinatawag natin na optimal health, o ang one's fitness. Alright? So bago po tayo magsimula, bati po muna tayo. Excuse me po, medyo may ubot sipon lang po. So from Joshua Passion, good morning. I am Joshua Passion, grade 7 Einstein, watching from Lalo National High School, SDO Cagayan, Region 2. Stay safe and enjoy watching. So from Galager Aguila, good morning po, watching from San Juan West Central School, grade 2 Agoncillo po. Wow! So meron tayong elementary student. So from Jersey Genesis Fernandez, hello po. Hello din po sa inyo. From Cheans, good morning po. And then Jersey Genesis Fernandez, watching from Binyan, Laguna. Ayan. So tayo po ay marami na pong live viewers sa ating ETUlay Summer Camp sa umagang ito. Ayan. So tayo po ay magsimula na. Ayan. So again po, welcome sa DepEd ETUlay Summer Camp Wednesday. Ayan po. Ayan. So muli, ako po si Tutor Christopher, or you may call me as Coach Christopher or Tutor Chris, okay, for physical education sports. So physical education and sports, every Wednesday po yan, 9 a.m. to 9:30 AM. Ayan po. So, bago po tayo magsimula, meron lang po akong i-show sa inyo o ipapakita sa inyong short video na magpapakita o magre-refer ano ba ang ating mga sports na tatalakayin every Wednesday para po sa taong ito. Ayan. So, let me present to you our short video presentation. Okay, this summer, ayan, have sweat, have fun, and be strong. So ayan po ang video
presentation. Okay, I hope na nagustuhan po ninyo. So once again, welcome po sa physical education sports session. Ayan. So let's have our next slide. Ayan. So ngayon po, ipapakilala ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo ang DepEd ETUlay Summer Camp program every Wednesday. So ngayon pong oras, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga, ako po ang inyong makakasama sa physical education sports. At para naman po sa 9:30 hanggang 10:30 a.m., ayan po, abangan din po ninyo, mamaya na rin po yan, ang reading remediation. Para naman po sa 10:30 to 11 a.m., ayan ang math remediation. Para po sa 11 hanggang 11:30 a.m. ay ang photo editing basics, at ang pinakahuli ay ang 11:30 to 12 noon. Walang iba kundi ang programa na payo ni Kuya at Ate. So ito po ang ating palaging abangan sa tuwing araw ng Miyerkules sa ETUlay Summer Camp. Ayan. So I hope na inyo pong tutukan ang bawat serye, ang bawat episode po ng Summer Camp 2021 ng DepEd ETUlay. Ayan po. Ayan. So before anything else, I would like to present din ang ating schedule at ano ba yung topics natin bawat week, okay? Every Wednesday. So ngayon po ay July 14, 2021. So ang ating pumpaksa para sa araw na ito ay introduction of the ETUlay Summer Camp program, particularly physical education sports. Okay, ano po ba yung component niyan? Ang schedule, katulad ng pinapresent ko ngayon. At pangalawa, ang warm-up exercises for different types of sports. For July 21, 2021, introduction to basic badminton for beginners. At para po sa July 28, 2021, introduction to basic volleyball for beginners. At para po sa August 4, 2021, basic skills in volleyball. At para po sa August 11, 2021, introduction to basic futsal for beginners. At ang sa huli, ang August 18, 2021, basic skills in futsal. So sa mga susunod na mga serye ng ating DepEd ETUlay Wednesday, ipapakilala ko rin po sa inyo ang mga kasamahan ko pong coaches na magtuturo sa atin ng iba't ibang skills para sa mga sumusunod na sports program na ito. So sasamahan po nila tayo, so i-interviewin po natin sila. Ano ba ang kalagayan ng sports program, particularly dito sa ating new normal o sa ating makabagong daniw ng pag-aaral. Alright? So I hope magustuhan po ninyo ang atin pong mga programang ibibigay sa inyo. Ayan. Okay? So ano nga ba ang program objective ng DepEd ETUlay Wednesday sa physical education and sports? So ito po yung ating objective. Ito po yung ating layunin. Bakit ba natin isinagawa ang programang ito? Isang objective, pero ito ay meaty or malaman. So program objective, to promote different sports programs and physical activities to improve one's fitness. Ayan, so kailangan nating i-promote ang iba't ibang klase o uri ng sports program, at hindi lang yun, kasama rin ang physical activities to improve one's fitness. Sino ba ang i-improve natin? Siyempre, ang ating mga ka-campers, ang ating mga students, ang ating pong mga live viewers na nanonood ngayon sa kani-kanilang mga tahanan. Alright? I hope na gustuhan nyo ang ating layunin o ang program objective ng ating programa.
Ayan. Ayan. So, magpapakilala po muli ako sa inyo. Ako po si Mr. Christopher R. Prospero. So, ayan po ang aking information. Ako po ay taga Diparo High School, SDO, Caloocan City. Okay, I am the current School Disaster Risk Reduction and Manage Council, SDRRMC, co-coordinator before, but this time I am the coordinator. Alright, so I am also the Boy Scout of the Philippines, BSP co-coordinator, and also a badminton coach or trainer. I am also the art club coordinator or advisor of our school. So muli, ako po si Tutor Toper, o tawagin po natin since na tayo ay nasa camp, okay? Since na tayo ay nasa physical education, Coach Toper ang itawag niyo sa akin. So maraming salamat, ako po si Coach Toper. Ngayon, ipapakilala ko naman sa inyo, okay, para sa next week, ipapakilala ko yung coach po natin, another coach na makikilala nyo para sa sports na badminton. Ayan. So, ayan po, ipapakilala ko po sa inyo ang atin pong guest, coach, walang iba kundi si John Reynald F. Habala, LPT, Bachelor of Physical Education from the Polytechnic University of the Philippines. So, he is the physical education instructor at Technological University of the Philippines, Taguig. He was the former instructor at Korean International School, Philippines, a former sports coordinator and Leaders International Christian School, also a member of Manila International Schools Athletic Association. So siya rin po ay coach at Division of Taguig Pateros. Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS-EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw! Magandang araw! Alright, so nawala po si Tutor Toper. Okay, pasensya na po. Ayan. So I hope na, ayan po. Sige po. Ayan, so ito po yung kanina. So ipinapakilala ko po si John Reynald F. Habala, ang atin pong makakasamang coach para sa next week. Ayan po. So siya po ay nagtapos ng Bachelor of Physical Education sa Polytechnic University of the Philippines. So ngayon po tayo po ay dadako para po sa warm-up exercises or routine. Okay. By the way, ipapaalala ko lang po sa inyo ha, nawala daw po kasi ako kanina. So hindi lang po si Coach Habala ang makikilala po ninyo. Makikilala nyo rin po ang iba't ibang coaches ng iba't iba pong sports sa Pilipinas. Ayan. So tayo po ay mag-proceed na para sa warm-up exercises o sa ating routine. So ito po ay mahalagang malaman ninyo na bago tayo mag-conduct
ng isang klase ng exercises, isang klase ng physical activities, maging ang pag-perform ng isang specific sports, ay kinakailangan nating gawin muna ang warm-up exercises o ang routine na yan. So ano nga ba ang warm-up? A warm-up is usually performed before participating in technical sports or exercising. Inuulit ko po, ang warm-up po ay ang unang pine-perform o kinoconduct bago tayo mag-participate sa isang technical sports o isang klase ng physical activities or exercises. Okay, bakit kaya mahalaga na tayo muna ay dapat na nagwa-warm up? Okay, ito po yan. A warm up generally consists of a gradual increase in intensity in physical activity o yung tinatawag natin na pulse raiser, a joint mobility exercise. And also, stretching and a sport-related activity. So, ginagawa natin yan para po sa tinatawag na pulse raiser. Ayan. Ayan. So, let's talk about five reasons why warm-up exercises are important. Number one, they help to increase body and muscle temperature. Kaya nga tinawag na pulse raiser ang warm-up. So, kailangan muna nating i-increase yung ating body and muscle temperature para tayo ay makapag-boost ng energy. Ayan. Number two, you will reduce your risk of injury. So, ginagawa natin ang warm-up upang maiwasan natin ang anumang uri o klase ng injury. Saan ba ang injury? Siyempre, sa muscle, sa joint. So, kailangan natin yan gawin. At ang ikatlo, they can help you to mentally prepare. Okay? Upang kayo ay maihanda mentally. Not only physically, but mentally also. So, number four, you will increase your flexibility, which will help with other exercise. So, ginagawa ninyo ang warm-up para ma-increase yung flexibility ng katawan ninyo. Particularly, ng mga joint, okay, sa katawan o pangangatawan ng isang atleta o ng isang tao na nag-undergo ng physical activities. Ayan, which will help with other exercise. And number five, you will be ready to tackle the heavy-duty machines at the gym or it can boost performance. Siyempre, kailangan pong ma-boost ang performance upang maging maganda ang presentation, no? Ang activity na ginagawa niyo o ang laro mismo ng isang atleta o ng isang estudyante na nagko-conduct o nagpe-perform ng isang specific sports. Ayan. So, okay. Punta po tayo sa ating mga warm-up. So, papakita ko lang po sa inyo yung ating unang warm-up exercises, ang tinatawag natin na ankle and wrist rotation. So, ayan po yun. Ayan, panoorin po natin maigi kung ano ang ginagawa. Ayan. Okay, para po sa pangalawa. All right. So para po sa pangalawa, muli ito po yung ating unang warm-up exercises. Walang iba kundi ang ankle and wrist rotation. Ayan. So next natin ay ang bouncing cup stretch. Ayan. Okay, the bouncing cup stretch. Uh,
Kayan po ay nakakatulong para po palakasin ang ating legs. Okay, ang ating back portion ng legs. Ayan. So gagawin po natin yan ng left and right. Okay, left and right po palagi ang pag-conduct ng warm-up exercises. So nakadalawa na po tayo. Okay, punta naman po tayo sa pangatlong routine. Ayan. Sa pangatlong routine, meron naman po tayong tinatawag na outward ankle stretch. Ayan, kung makikita po ninyo, outward ankle stretch. Pero pag ginawa nyo yan, mga kabataan, make sure na kayo ay nakasuot ng sapatos. Ayan. Yung pangatlong routine, outward ankle stretch. Ayan po. Oh, by the way po pala, bago ko po i-continue yung atin pong next presentation para sa different routine natin, papaalala ko lang po na meron po akong i-introduce sa inyo na Google link o Google form para po kayo ay mag-register. Sa pamamagitan po noon, matutulungan po ako noon para po sa distribution ng certificate para po sa ating mga active viewers at active participants ng bawat SDO sa Pilipinas. Ayan. So later on, ipopost po yan sa ating comment section. All you have to do is to click it and to register. Okay, another thing po, hindi lang po kayo basta-basta mag-register. Yung mismong ginagawa po natin na routine ay gagawin nyo rin po. Okay, ibibidyo ninyo ang sarili nyo while you are performing the act. What act? Yung ating warm-up exercises. Ayan, so gagawin nyo rin po yan. Excuse me po. Okay naman, mag-move na po tayo sa ika-apat natin na routine o warm-up exercises. Ayan. Okay, itong pang-apat ay tinatawag natin na pull knee bending. Ayan. Yan po ay pull knee bending. Ang gagawin nyo lang po ay nakatayo kayo ng straight. Okay? Ibe-bend nyo lang po yung inyong knee. Okay, pababa. Yan, pataas. Pababa. Okay? O pwede kayo dyan magbigay o magbilang ng 8 counts. Okay po, pwede kahit 8 counts lang. Hindi na yung 16. Okay? So kung kayo naman po ay medyo nahihirapan sa pag-conduct ng routine, po pwede nyo lang po yung bagalan. Okay? Ang pag-conduct po ng warm-up exercises ay hindi po minamadali. Yan po ay ine-enjoy po palagi. Hindi yan minamadali, hindi po yan binibilisan. Kung di kaya ng mabilis, pwede pong bagalan. Ayan. So bago tayo mag-continue, bati po muna tayo. Ayan. So, Mirna Operario de la Cruz, good morning po. Good morning din po, ma'am. From Erin Miranda, good morning po. Good morning din, Erin. And then from Aliana May Villanueva, watching po from Amadeo Elementary School. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood o pakikiisa sa atin pong Wednesday ETUlay session. Ayan. So tapos na po tayo sa pull knee bending. Tayo naman po ay tutungo sa ikalima. Ayan. Ito yung tinatawag natin na hip push stretch. Ayan, ang gagawin lang po natin dyan, i-stretch lang po natin, ipupush lang po natin yung ating hip, yung ating mga balakang, papunta sa left side, pwedeng 8 counts, papunta sa right side ng 8 counts din. So po pwede nyo yung gawin ng 16 counts, left and right, o pwede rin po na 8 counts, left and right. Ang importante, napupush nyo ng tama ang hip ninyo. Pero kung di nyo kayang ipush ng todo, kahit yung pakalahati lang. Ayan. Yung tipong hindi kayo may injured. Ayan. Yan po yung tinatawag natin na hip push stretch. Okay, next natin ay
Ayan. Ang next natin ay hip rotation. Ayan po. Ayan. So ang gagawin nyo lang po dyan ay hawakan nyo ang inyong hip. So ang inyong pong balakang, yan po ay ikot clockwise and counter clockwise. Ayan po. So in circle motion. Ayan. Counter and counter clockwise hip rotation. Ayan po. Para po sa ating susunod na routine o warm-up exercise. Ayan. Ang tinatawag natin na elbow stretch. Yan. Ang gagawin nyo lang, itataas nyo lang inyong dalawang kamay, stretch nyo lang ang elbow papunta sa kanan o papunta sa kaliwa. O pwede nyo rin po yung gawin sa pamamagitan ng 8 counts or 16 counts. So kayo po ang magpapasya kung ilan. Nakadepende po yan sa inyo. Po pwedeng 8, po pwedeng 16 counts. So ayan po ang tinatawag natin na elbow stretch. Ayan. So susunod po natin ay ang... Ayan. Ang arm rotation forward and backward. Okay, again, arm rotation forward and backward. Ayan. So, pwede nyo rin po yung gawin 8 counts or 16 counts. Ayan, 8 counts or 16 counts. Po pwedeng 8 counts forward, po pwedeng another 8 counts backward. O po pwede rin po na 16 counts arm rotation forward, 16 counts arm rotation backward. So po pwede po yan. Ayan. At yung ating pong huli ay ang tinatawag po natin na neck rotation. Ayan. Okay? Po pwede po yan na 8 counts and 16 counts. So yan po ang ating neck rotation. Oh, by the way po mga bata, hindi na po applicable sa panahon ngayon ang pag-ikot ng ulo. So po pwede kasing ma-endure ang inyong neck kapag yun po ang ginawa ninyo. Alright? So yan na lang po yung pinaka-applicable na neck rotation na kung saan hindi madadamage o hindi po kaya ay magkakaroon ng injury sa inyong leeg. Alright? So bakit nga po ba mahalaga ang warm up? So please type your answer dito sa ating chat box. Ayan. So in order for me to check your understanding, kindly type your answer. What is the relevance of warm up in your daily activities, particularly in different types of sports, in different physical activities? Okay? So meron po kayo makakasagot sa ating chat box bago po tayo magtapos? Ayan. Meron kaya? Okay, so habang tayo po ay nag-iintay, bati po muna tayo. Okay, from Annie Fernandez, Ian Joshua Fernandez, ayan. So meron po tayong grade 2 students. So by the way, papaalala ko lang po sa inyo mga bata. Ang session po natin every Wednesday ay hindi lamang po para sa high school students. Gaya ng binanggit ko kanina, pwede pong umattend ang kindergarten student, ang elementary student, ang high school student. Okay, para po sa ating mga sports program o sport activities. Okay? So, muli, ipinapaalala ko po sa inyo na hindi lang po si tutor o coach Topper ang makakasama ninyo every Wednesday. Okay? Makakasama rin po natin ang iba't ibang coaches ng iba't ibang sports program sa Pilipinas sa ating mga susunod na serye o episode. So muli, ako po si Coach Topper para sa DepEd ETUlay Wednesday,
physical education, and sports. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, bye-bye. Marami pong salamat. Later, ipopost po dyan sa comment section yung Google form. Ang gagawin nyo lang ay i-click ito at mag-register. And wait for further announcement. So maraming salamat sa inyo mga ka-campers. Bye-bye! Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad.